knows po kung ano magiging value ng MST. Kasi hindi natin alam ang dami ng magiging transaction. Pero sigurado kami sa dami ng gagamit. Nung nagpunta po kami sa Malaysia for exclusive meeting for Jessie Lai, sa kanya po mismo nang galing na October 1, from 0.10, magpo-0.30 agad po si MS Dollar. So, first day of external trading or public trading, 0.30 na siya. October 1, October, November, December. October, November, December. So, parang 3 months. 3 months pa. Isipin nyo na lang po yung 3 months. Kung ano pang pwedeng mangyari kay MST. Eh, first day pa lang niya, 0.30 na. What more sa mga susunod na araw? Okay? So, yung 400 MST po, mag-compute tayo, what if naabot niya po yung $5 po ngayong taon. So, 400 MSD times $5, okay, magkakaroon kayo ng $2,000. Convert po natin sa peso para mas ma-appreciate natin. Okay, times 50 lang po para wala tayong butahe. This is 100,000. Magkano po ang nilabas natin? 7,600. Again po, this is not an experiment. Nangyari na po ito sa napakaraming coins. Kanina pre-present na po yan ni Darwin. Kung meron po kayong internet ngayon, pwede niyo po yung i-search kung totoo po na tumataas ang value ng isang cryptocurrency. Okay? 100,000. Isang account lang ang nilabas ng 7,600. Okay, worst to worst scenario, naabot niya lang $1. Okay? So, 400 MSD, mag-times na tayo agad sa 50. Meron kayong 20,000. Magkano pa rin ang nilabas niyo? Same pa rin, 7,600. May tubo kayo, wala po? Meron. May kita na kayo kaagad. May kita na agad yung MSD niyo kung ipapalit niyo that sa pag naabot niya ang $1. Okay? Again po, sample computation po ito. Maari po siyang tumaas ng mas mataas po sa $5 kung kaya nating maghantay. Kasi po, depende po yan sa traders. Within 2 months yun. Sir, hindi po ako nagbibigay sa inyo ng guaranteed. Kasi po, wala po din kahit anong cryptocurrency ang magbibigay sa inyo ng guaranteed income. Ilang month kaya yung 30 days, di ba, magamit mo sa MS Moon? Yes, sir. Pero and pag ginamit mo na siya, okay? Ilang buwan maging MSD siya? 30 days po. 30 days? Yes. Kasi, sir, okay. 32 days, MSD na siya. On its 31 day, okay, MSD na siya. Okay. 30 days lang po yung palugit. Pero within 30 days, pwede mo siyang gamitin sa MS Moon. Pero pag ginamit mo na siya, wala nang magko-convert na MSD. Ibig sabihin, doon na nagtatapos ang passive income mo sa account mo. Okay? So imagine niyo po, 20,000 ang ilalabas mo lang, 7,600. Yung 7,600 niyo po, sigurado ako, kahit 200% pa, lagay niyo yan sa banko, hindi po yan dodoble kahit 30 years pa. Mababawasan pa po yan dahil sa mga charges pag hindi na maintain ang balance. Okay? Projection po ulit. Okay? 3 to 10 years. Magkakaroon siya ng value na $50 to $100. 3 to 10 years na po ito. Ang Bitcoin po, 9 years pa lang. 4,000? $4,400 na. Kami po, nagbibigay kami ng very conservative computation kasi mangyayari po yan lahat-lahat. Ayaw lang naming magpaasa ng mga tao. Pero galing na po yan kay founder Jessie Lai na pinondohan po niya yan. At ang good news pa po dyan, kung si Bitcoin po at lahat ng coins, okay, lahat po actually yan ng coins, nakiki-blockchain lang po sila. Ibig sabihin, nakikigamit lang po sila ng blockchain. Si Jessie Lai po, ang ginawa po ni Jessie Lai, bumili po siya ng sarili niyang blockchain ng MSD. Naggastos po siya ng bilyon para lang sa blockchain technology. Kasi alam niyang market eh. Alam niyang boom ng market. Nowadays po kasi internet na. Ano yun, sir? Hindi kayo mahilig sa internet. May sarili siyang blockchain. May sarili po siya. So hindi niya ginagamit yung .in po. Ano yun, sir? Blockchain.in po, hindi niya ginagamit. Sir, I'm not sure to that information. Okay? Pero kung nang galing po kami kasi sa Malaysia, sa mismong nagsabi na nagpagawa sila ng sarili nilang blockchain, kay blockchain din mismo. Kasi wala na akong ibang gagawa niya kundi si blockchain din.
Okay? Ngayon po kasi actually po may nabasa akong vlog. Actually, yung talagang page kagabi.